sila. I think that's very smart for them to be next to each other kasi nga sila ang nag-call ng shot. Sila ang magsaset. But ladies and gentlemen, here we go. Pasok na tayo sa Land of Dawn. It's Chaknu against Esson and Zapnu. Dealing a lot of damage on the Esson, but then again, we see the passive on the Terizla. Ang kate agad. Kumukunat kahit makate. Kumukunat kahit makate. Pero anyway guys, pakilala muna natin para sa side ng blue. We have the execration manager. We have Kari ni Zapnu. Magagamit naman gatot ni Chaknu. May 4 Leomord Pakbet using the Kagura and Diam para sa kanyang Akai and para naman sa side ng Signal Ultra Warriors. Ladies and gentlemen, after ng abyssal araw na yun, medyo nag-miss safe pa sila kumuha ng buff. It's D on that Franco. Few as Arcelina, si Yakumania on his Hayabusa. He's an esports as our Terizla. We're not gonna receive some hooks from him. Oh, that's wala. You! Nag-iba. What? And of course, si Desenia ang ating Harin. Harin. Oh, eto nakikipaglaro sa apoy. Medyo makati agad si ECP doon ha. Medyo ano yun ha. Lumalalim agad. D here throwing out that rogue hook, iron hook missing. At si Zapnu dito nakapag-farm lang. Inaalagaan naman siya ni paring Chaknu. Safe muna sa kamay ng ating child party. Safe na safe lang muna ang both sides dito. Parehas nagkaroon dito ng switch up challenge. Mm-hmm. The switching. Alam perfect naman switch natin. Yan. Kasi kung mapapansin mo, yung offlaner na si Aeson, nag-meet bigla. Kasama niya si Mei. So pareho sila nag-ahabol ng level 4. Yung kita mo naman. And eto na, level 4 na si Desanya. Pwede niya nalapagan to. Automatic yan. Magiging aggressive agad once na nag-level 4 ang mage. Ang mage doesn't need an early item kasi talaga. Kailangan lang level to kill. Yun ang pinakamaganda sa early mage setup. Kaya nakikita natin yung mga KDA or yung mga kills ang tataas doon sa mage. Okay, diba? Tama naman yung mga pamburst power nila ito. Tama. Oop! Napakaganda ng hook dito. Iron hook right there by D. Taking the Chaknu, but the tanky Gatot is going to take a brutal massacre as Desenia takes the first blood. Kita mo naman, kahit naman daw may Chaknu and Zapnu connection, hindi uupra para sa barangay ng Signal Ultra Warriors. Tatloy yata yun. Binarangay eh. Mm. Di ba? Balita namin, ikaw daw si Chak Effect eh. Tignan natin, let's go ahead para sa Chak, Hack a Chak. Hack-a-chack challenge. Hack-a-chack challenge. Pahirapan agad natin knowing na linya to ni Zapnu na kayang-kaya magdala ng laro. Tamang vision lang dito for both sides. Kita nyo naman. And right about dito, may pagiging aggressive dito ng tropa na rin. Penalty zone being committed. Taken down, Dian. Worth it naman kahit na medyo napa-zone out lang ng konti ang ating Akai. And the Warriors are going to turn that kill, that pick-off, into a free buff. It's Yakumania committing into May right there, pero hindi muna siya mag-shadow kill. Kiniliti lang, nagparamdam. And kung titignan mo yung ikot dito ng Signal Ultra War, pag umiikot sila, by trees talaga eh. Kita nyo, susunod dyan right after si Harit, after niya kuhanin lang itong blue, tamang vision lang, setup coming from dalawang tank sila. And ang pinakamahirap dito, or isa sa challenge dito ng Execration Punishers, yung positioning nila, nakakagulo kasi dito, yung mga pana ni Pew. Yes. Yung pana ni Pew, yung abyssal trap spread, na nakakapag bigay ng vision. Kung titignan mo, yung vision, yung abyssal trap niya sa top doon, yung sa pit ni Lord, kita mo naman, alam na lang if ever may pupunta doon against Yaku sa top ang kanilang Hayabusa, bagbabak lang siya. Ang daming sasayangin ng oras. Ang daming kita na gumagalaw. Ang daming kita. Sikit yan, pero maraming kita. Mas maraming pakita. Oh my God, ladies and gentlemen! Zapnu has been caught by the arrow. Zaman Force being committed right now. Dian! Malalaglag si Dian! Ladies and gentlemen, ito si D. Papasok pa siya. Kayang-kaya. Esson Esports going for a different strategy. Underneath the turret, si Chaknu ngayon looking really low. He is gonna go down. Desenia, I think, gets a double kill right there. At si Mei naman, medyo makakuha siya ng tore. Wala namang magagawa doon talaga si Pari Yako. Kita mo naman, kung sabi nila, anong profi tinatatlo? Kapatay na namin to. Diretso na natin to. Pero kung titignan mo yung objective, lamang ang SUHA Execration Punishers, both sides, walang tower dito. Nakakuha na nila first tower. Pero dalawang turtle naman, and all of the kills as of now, nasa side ng Signal Ultra Warriors. I am feeling weird about this, Prof. B. To be honest, parang okay pa to for the Punishers. Kasi as long as si Zapnu hindi sumasalo ng kills, kasi 6 kills yan, di ba? On the side of the Warriors. Isa lang dyan yung kay Zapnu. Isa lang nga, kita mo naman. Kung ituloy-tuloy na leto and they just keep going for objectives, kahit na nagtatrade sila ng ganyan, feeling ko kaya. Feeling mo kaya? Oo. Oh. Okay, if they keep going this way. But then again, Zaman Force being committed right here by Desenia, trying to go for that turret.
Si May naman, tinawag niya na si Barbiel, pero defensive lang. Sakto lang, para magulang yung mga Warriors. Pero kita mo naman effect agad, oh. Right after May trying to go against Harit, humarang agad si Eason. Mm-hmm. Pinakita agad niya yung pamalukpok niya, yung kanyang the bronze hammer ng ating Teresa. Ganon yung sinasabi natin. Can't touch my baby! Sabi ni Eason, hammer time! Di ba, kita-kita yun, oh. Tamang clear ways na naman for both sides dito. Walang vision dito ang tropa nating ano ah, Execration Punisher. Kung titignan mo, they don't have the clue. Pero with regards naman sa positioning ng Signal Ultra War, alam na alam nila or they have the information nasan ang ganitong hero, nasan si ganyan dahil sa Abyssal Arrow. Yes. I mean, sa Abyssal Trap na binibigay dito. Yes, but even with that, kung ganito gumalaw ang Punishers, apat-apat rin. Sinasagot na nila eh. Ayaw na nila maghiwalay because talo sila doon sa vision ng Abyssal Wards, di ba? Ito na sinasabi natin. Tinamaan dito si Zapnu against ni Sanya ang kanya Harit. Now Zapnu is the ano sinasabi mo, Kuya Leo, na hindi namin ano ahawakan si Zapnu. Ito yung sinasagot natin dito. Tamang ikot, ipet coming from Akai. Ladies and gentlemen, penalty zone. Making sure that the members of the Punisher stay down. And Few takes down Chaknu. Kahit na gaano ka tigas ang iyong gatot, matutunaw ka rin dito sa aming tatlo. And the tower goes down, Few taking it with him. Si Pakbet dito, hindi na ganun. Kahelty, ladies and gentlemen, it's Few going for a bit of damage. Papasok si D at matatapos na ni Few ang sinimulan ng kanyang katropa. Nasopresa sila kung paano yung execution ng Signal Ultra War. Mama Gaming ang pinapakita nila. Mm-hmm. Kahit may tori kayo, amin pa rin yan. Amin pa rin yun. Tinan mo, Forward Gaming ang pinapakita dito ng Signal Ultra Warriors. Can't touch my Harit. We got the penalty zone. Ito, 1-1 with the Great One, May. Sugod na dito. Di, hahabulin pa ata. Oh! Ooh! Iron Hook! Shadow kill though being committed right here by our Hayabusa. Yakumania is on. Barbiel being called para mapag-retreat. Sakto lang. Nandito si Dian to the rescue. Pero defensive. Oh, mukhang tore na to sa mid. Wala na to. Punishers are losing this tower. Yun ang sinasabi natin. Binibigyan na napakagandang penalty zone ng Punisher. Diba, penalty versus Punishers para nangyari dito. Oh, Iron Hook onto Dian and he bites the dust, ladies and gentlemen. Gatot coming in. Chaknu, Avatar of Guardian, ladies and gentlemen. Medyo may bawi sila doon kay Eason, pero naka 3-4-1 na. Chaknu dropping like it's hot at si May lang ang nakasurvive. Sudden, di ba? Kanina lima tayo dyan. Wala, bigla na sa 4-4-1 exchange in favor of Signal Ultra Warriors. We got 2-digit kills para sa side ng Signal. Dos lang para sa Punishers. Tapak potential, I cannot see as of now. Not right now. I said, they have to take care of Zapnu. But that's not happening right now. Zapnu has fallen, what, 3 or 4 times now? Three or four times. Pero, diba? Kasi nakikita ko Zapnu trying to contest agad eh. Oo. Diba? Kasi, may asim eh. Naramdaman niya eh. Kino-contest niya kasi wala na rin siyang option to farm. Na hindi ako makalabas dito kung nakasarapan tayo ng clash. I'm trying to get my position eh, no? Trying to get the position tamang farm. Pero konting forward, pagka lumagpas sila doon sa river, Delix automatic Delix na. Yep. Delix na dito. Tignan mo yun naman yung pag-iingat dito ng buong barangay. They have yung ano nila, apat o yung bigat ng hero nila nasa iisang side lang. At nakalahat nakabantay kay Zapnu, and that's not necessarily a good thing. Kahit na sabihin mong isa dyan na amaskara, isa lang ang tumutulong mag-funnel. But Yakumania has committed shadow kill underneath the turret. Makakataas ba siya dito kay paring Zapnu? So. It doesn't look like it. Nandyan pa si Pakbet, medyo insurance policy. But that rotation is giving the Warriors some time to go ahead and take the Lord. They are gonna commit the Zaman Force, but it looks like Chaknu and Dian have a different idea. Oo nga, ito ang pinakamahirap dito. Eskinita Gaming ng Signal Ultra War. Tinamaan dito! 3 minutes stun on to Pakbet. Sinunodan pa ng isang brutal massacre. Iron Hook by D. Ladies and gentlemen, penalty zone. Locking in 3 members of Punishers into their caskets. Down goes their carry. Down goes their mage. Ladies and gentlemen, susunod na lang ang Warriors dito with a turret takedown bot or a Lord. Which is which? Grabe naman yung pagkapana doon. Pag-stand sa pool hanggang next game. Hanggang next game, nakastand ka, magkape ka muna. Magkape. Magsain ka. At ang matindi doon, tinalo lang pa rin di, sabay kinagat, walang galawan. May penalty zone May pa. May penalty zone pa. Kita nyo naman. It's all about Signal Ultra Warriors. A show ang pinapakita nila dito. We got the Lord, we got your Bab. Paano na to, fam? Isa pang kagat. Ladies and gentlemen, on to Pakbet, sabi ni D. Gusto mo na seconds, ha? Ito. Babalik grabe naman yung pagkagat doon. Talaga matatalas ang pangil ni D.
The Kagat Lords! Kagat Lords, baby! Gigil. Gigil. Ito na. Hakbang kaluwat kanan ng ating Panginoon sa ating top lane. Tignan natin kung anong tamang pressure lang for both sides. Gusto ko na naman din pinapakita ng Signal Ultra Warrior. The four-man push dito against na naman sa Signal. Single push na naman knowing na using Hayabusa ni Yakon. Tignan mo naman, hindi sasama yan. Kakampi ko lang sarili ko. Walang pake sa kampi ko. Walang pake sa kampi ko. Ayan o. Hook onto Dian, ladies and gentlemen. Kinagat pa. Avatar Guardian by Chaknu coming in. Penalty zone by Eason Esports. And Dian is gonna go down right here in the hands of the senior. Arrow! 3 seconds, ladies and gentlemen. Kagat labi si Chaknu hanggang siya'y bumagsak. These two towers are gonna come down. Yakumania is unleashed, ladies and gentlemen. Si Pakpet na lang ang natitira. Mukhang babagsak na rin siya. Pero mauuna ang kanilang core. Game 1 goes to Signal Ultra Warriors. There you go. Diba sinasabi natin ang comeback kings.